Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagpapasasalamat ay sa inyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, pagmamahal niya ay tapat, wagas kanino mang kanyang anak. Nasa tuwin na ito ang nais niyang ipadama at madama ng mga anak na minamahal niya. Kaya't kung tuwirang siya'y makikilala at madarama, ano bagang hindi makakaya, sapagkat ang Ama ang kakayahan, ang lakas at sigla ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Bilang tao at tao ka pang nabubuhay sa lupa, hindi maaring hindi ka makadama ng lumbay. Sapagkat tao ka, may pandama ka, at nabubuhay ka bilang tao, hindi pa kaluluwa. Hindi ka pa naroroon sa dapat mong kalagyan. Tao ka pa. Bilang tao, dumarata lang lumbay. Kaya ipinakikilala ng Ama ang kanyang pagkahabag at awa, ang kanyang kapangyarihan na kung magnanasa ang tao'y matatanggap at kung tinanggap, yaon ang nagdudulot ng kaaliwan. Kaya't ang pagiging kalumbayan ay kaakibat ay kagalakan. Tao ka pa, hindi maaring gaano ka man kalakas at katatag, kung minsan di dumata sa iyo yung panghinaan ng loob, sapagkat tao ka pa. Ngunit yaon ang patutuo ng Ama, sa oras ng paghina ng loob mo, alalahanin mo'y ako na kalakasan mo. Tao ka pa, hindi maaring dahil ikay tao, walang papasok sa iyo. Hindi mo maring sabihin, wala nang pumapasok sa aking marumi, puro malinis sapagkat banal na ako. Ngunit bilang taong may pumapasok sa isip mong nagpaparumi sa'yo at nagpapagulo, ang bahagi ng Ama at wika niya ang alalahanin mo. Yaong salita niyang nagbibigay sigla, nagbibigay liwanag upang pumayapa, makapayapa at maging payapa ang isip mong nililito ng kalaban niya. Kinukuha niya para ikay agawin sa matino mong kaisipan, sa malinis mong pag-iisip, sa pagpapakabuti mong gawa, at sa iyong pagpapakabanal na nais ng Ama na siya'y matularan. Kaya't ang tao na taong tao, di batid ang tinuturang ito. Subalit ang taong may espiritu na tinaglay ay espiritu ng Ama, mararamdaman at mapapatotohanan totoo ang mga wini-wika ko. Sapagkat ang wika ng Ama at ang wika ng Espiritu niya ay iisa. Kaya't ang iisang Espiritu na kapag nasa tao, nagkakaugnayan, nag-uunawaan sila nang dahil ang umunaw at nakaugnay sa kanya, yaong Espiritong tinanggap ng tao. Kaya naman sa bilang pagkatao, nagaganap ang di nakakayanan nang tinanggap niya ang Espiritu ng Ama, yaon ang nagbigay kakayahan upang masabi niyang, ang Ama nga pala ang kakayahan ko. Lahat ng ito kung bubulay-bulayin at pagninilayan ng bilang taong kaisipan, hindi matatarok, di maaabot, di mawawawaan, di maunawaan. Subalit yaon ang patutuo, ang espiritong tinataglay ng tao, siyang nagbibigay bukas-unawa, pagbukas-unawa at pang-unawa upang mawawaan yaong banal na salita. Na kung nakaugnay at ninuugnay sa tao, yaon ang nagbibigay pawang pagbabago. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Kaya nang isilang ka sa Espiritu at nagbago ang pagkatao, ang nagpabago'y hindi tao, kundi ang Espiritong tinanggap mo. Kaya't nang mabago ng Espiritu ang pagkatao mo, iniba ka sa pananaw mo, nagbago ang layunin mo,
ang mga mithiin mo'y binago na at naiba na ang pagkatao. Yaon ang Espiritu ng Ama na nagahari sa bawat isa na tumanggap na totoo at nagpahari sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't mapapalad ang mga ginugupo ng alalahanin, ngunit di na igupo nang dahil ng Espiritu na tinanggap nila ay buhay sa kanila. Mapapalad ang ginugupo at inaagaw ng kapwang mapangagaw ang ugali. Subalit di naagaw at di naaagaw nang dahil ang Ama ay malakas sa kanila at nasa kanila yaong kanyang Espiritu. Kaya mapapalad ngang totoong matatawag ang nakiisa at nakikipag-isa sa kanyang totoong Espiritu at di sa huwad na Espiritu. Doon malalasap at mararamdaman kung paano ang kanyang pandama na binahagi sa bawat isa. Kaya't ang pait na kanilang nalasap, napatatamis ng Amang masarap, matamis na umibig. Nekkaramenayahanam. Kaya't sa oras ng kalumbayan, doon pakikita ng Amang tinanggap ng sinuman ang kanyang magagawa kung paano sila inaaliw. Sa oras ng kahinaan, doon napapakita ng Ama kung paano siya ang kalakasan. At sa oras na kaguluhan at kalituhan, yung dinudulot ng kanyang kalaban, doon napapatunhayan ng Ama, napapatotohanan siya nga ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Kaya, mula sa mabuting balita, ayon kay Mateo, lumapit ang mga lagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ng mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit, hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakikita at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig. Ni nakakaunawa, natutupad nga sa kanila ang hula ni Isayas na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapuro lang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita na ang kanilang mga mata. Nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita, at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Alalaumbaga ang tinutukoy, yaong marurunong at magagaling, ngunit
Ngunit di nila nawawawaan kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Ama. Gumaling lang sila sa pagbasa, gumaling lang sila sa memorya, ngunit sa gawa ay wala sila. Kaya't ang mga gumagawa sa tuntunin at kalooban ng Ama na nagpapakatotoo at nadama nilang Ama, di nila mawawaan ang kanilang ginagawa. Kaya't paano nilang mawawawaan ang kagustuhan ng Ama? Samantalang ang kagustuhan ng pagkatao ang ginugusto at ginagawa. Paano nilang maunawaan ang banal na salita? Hindi nila ito ginagawa bagamat ito'y natutunan nila at pinag-aralan. Kaya't kung sino ang nakikinig ng salita ng Ama, at kung sinong nagsasabuhay ng gawa niya, at mga salita niyang natutunan ay ginagampanan nila, siyang nakakaroon at nagkakaroon ng unawang tunay. Sapagkat, hindi lahat ng taong natuto sa aral at salita niya ay nangatuto nga sa kanyang kalooban. Sapagkat siyaong mga gumugusto ng kanyang kalooban at tumutupad sa kanyang mga aral, yaon ang natututo at nakadarama sa kanya. Mga minamahal, paano mong masasabi sa kapwa mong ibigin mo siya, hindi ka marunong magmahal? Paano mong masasabi sa kapwa mong bigyan mo siya, madamot ka naman? Paano mong masasabi sa kapwa mong totoo siya, ikay hindi totoo? Kaya't lahat ng taliwas sa ginagawa mo, hindi mo maunawaan ang kapwa mong totoo. At lahat ng nakikipagtotoo, nararamdaman ng Amang totoo sa kanila. At lahat ng nakikipag-isa, nakikilala ang nakikiisang Amang totoo sa kanila. At ang bawat sumusunod sa kalooban ng Ama, nakikilala ang mabubuting gawa niya. Kaya, mapapalad ang mga tumatalima, sumusunod na di magwikaman, ngunit sa puso nila'y naruro ng Ama at dinadama nilang siya'y buhay na sa tuwina ay kumakalinga. Kaya naman, anumang salitang hindi nila alam nang dahil sila'y nag-aral lamang at pinag-aralan nila, ngunit hindi nila alam tupdin, hindi nila mawawawaan sino man ang gumanap, tumupad nito sa mabuti at magandang layunin nitong Amang tinanggap ng mga nakakaunawa at tunay na tumutupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kaya kung papaano tinanong ng mga alagad, bakit po ganyan mong ginagamit ang salita mo sa kanila? Bakit dinadaan mo sa talinghaga? Sapagkat matuwid ang salita ng Ama at ang makakaunawa lamang ay ang nagpapakatuwid na anak niya. Sapagkat malalim ang salita niya na mababaw sa mga nakakaunawang anak niya. Sapagkat may buhay ang salita niya at nabubuhay lamang ito sa mga anak na nagbibigay ligaya ang Ama sa kanila. At di ang anuman na bagay na kinasisiya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, tulad ng nasa kasulatan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pangunawa ay nakaunawa nga, ang may pandama ay makakadama nga. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Gaano mo man sabihin, mahirap pala ang natrangkaso kung di mo pa naranasan ito, kibit balikat kang magtatawa sa kapwa mo. Subalit kapag naranasan mo ng dinanas ng kapwa mo, maunawaan mo siya sapagkat alam mo na ang totoo. Yaon ang pawang katotohanan kapag ang kapwa mo'y nakikipagtotoong tulad mo, maunawaan at magkakaunawan kapwa kayo. Subalit kung hindi nakikipagtotoo ang kaharap mo at kausap mo, ikaw na nakikipagtotoo, di matatarok ang tinuturan mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Sapagkat yaon ang katalinuhan ng Ama na di katalinuhan ng tao, yaon ang kapangyarihan niya na di kapangyarihan ng tao, yaon ang magagawa ng Ama na di kayang gawin ng tao. Yaon ang salita ng Ama na kapag tinupad ng tao,
nabubuhay sa mga anak na pumilala. Nekaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang ibig niyang sabihin? Nakaunawa po ba ang isip ninyo? Hindi na ito mapurol sapagkat nahasa na, matalim nang tumanggap, kabilaan na ang talim, kaliwat kanan. Kaya nakakaunawa na sa inyo mga isip na dinaratal ang salita na katatanggap ng pawa. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat, noon, ngayon, at kailanman. Dakila, walang kapantay, magpakailanman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba siya? Ang sabi nga, mapalad kang sa iyong pagkakahimbing at pagkakatulog ng maluwat, ika'y kanyang ginigising. Sapagkat, baka pag nagpatuloy ang pagtulog mong napakahimbing, hindi ka na magising. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, sa tuwing nagigising ka, patutoong binubuhay ka pa ng Ama't buhay ka pa. Ngunit, kapag ika'y hindi nagigising, sigurado mamamatay ka na. Buhay ba ang Ama? Ganon din ang pagsalikop ng Ama. Mapapalad ang mga naaantig ang damdamin at nadarama ang kanyang pagmamahal, ang mga nagigising ang pangunawa at naunawaan ang kanyang salita, ang nabubuhay ang pandama at nabuhay siya sa kanila at patuloy na kinikilala yamang siya ay Diyos Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubusan, mapuspos kayong ganap sa kanyang paghahari, huwag nang mawalay. Nekaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Pinasisilay po ang mga puno ng langka na nakapaikot doon sa tahanan ng tinunguhan namin sa Bicol hanggang sa likod. Mayroong kailiit na puno niya, ngunit ang isang tangkay niya ay tatlo ang sumibol at sa ilalim naman niya ay tatlong muli ang sumibol na nakasahod sila sa sangang maliit. Na kung pagninilayan mo, daliri mo mas malaki ang bisig dun sa tangkay ng langka na yon, bakit di mo kaya siyang dalhin? Hindi mo madadala yung tatlong kalalaking gayon. Mahihirapan ka. Ngunit ang isang sanga na maliit na pinagsibulan ng tatlong magkakasunod na, isa lang ito, tatlo ang sumibol, nakakaya ng punong maliit. At ito ang dinaratal na pangungusap, anak, wala sa laki, wala sa kapal, wala sa haba. Tandaan mo ang tatag at kakayahan ng tao, kundi nasa akin. At sa harapan naman ay mayroong sumibol na bunga. Tatlo rin sila, ngunit hindi sila magkakasama. At sa kabila, may nagbunga rin. Na kung pagninilayan at pag-aaralan, kay liit ng puno na nasa likuran, ngunit bakit siya unpang kay daming bunga? Na ang naging bunga niya ay, bakit patuloy na nagsisilaki? Samantalang, sila ay magkakasunod na ganito. At nangusap, anak, mayroon ba akong hindi mapangyayari?
Katulad ng puno na akong nagpapasibol ng bunga, na ibibigay ko yung naaayon sa aking kalooban kung ilan ang pasisibulin, kung puno man ang langka na mapakalaki, kung ilan ang ibubunga niya at kung paano ang ilera, ako nakagagawa niyan, hindi tao. Bakit pag-aalinlanganan mo ang aking kapangyarihan kung tunay mo akong kinikilala? Bakit pag-aalinlanganin mo ang aking magagawa kung tunay mo akong tinatawagan? Bakit pag-aalinlanganin mo ang aking kapangyarihan, magagawa at pagmamahal kung ikaw ay suma sa akin? Napakahirap. Napakahirap unawain at tanggapin pag bilang tao ka lamang. Ngunit wala ngang makakaunawa bilang tao, kaya ibinigay ng Ama ang Espiritu niya upang siyang magbigay lakas at tapang na unawain mo at sa pangunawa mo magbigay sigla ng pananalig at pananampalataya mo. Kaya pala, may mga anak ang Ama na napagtibay niya, na pinagtibay pa niya at lalong tumibay pa sa mga pinagdaraanan nila na yaon ang naging dahilan at paraan para lalong kanilang makamtan ng katatagan. Sapagkat kung wala ka ngang pagdaraanan, paano mo sasabihin, Ama, ako'y patatagin mo, Ama, ako'y palakasin mo, kung lagi kang masaya, kung lagi kang sagana, kung lagi kang maligaya? Nasaan doon ang pagdalisay? Meron ba? Kaya, sinungaling ang taong nasasabi na, dinalisay ka ako, kagaan naman ang dinala. At pagkatapos yung magaan na yon, at pagkatapos yung kaunti na yon, pinagmalaki na, pinagmagaling pa. Nang sabi ng Ama, Anak, hindi mo pa ako lubos nakikilala. Ngayong naipagmagaling mo ito, ngayong naipangalandakan mo, kung dadagdagan ko kaya, gagawin mo pa rin ito sa akin. Kaya mapapalad ang mga binahaginan upang kung papaano ito'y binahagi at ang Ama'y nasa kanila pa rin at di sila inaalis sa kanilang tuntunin, hindi sila umiwalay sa kanilang kalooban, naroroon ng Ama. Pagdakakarakaraka, wika nga niya, walang salitang di ko tutuparin, walang gagawin ako kundi kabutihan, kaya't kung ako'y ako pa rin ang sa inyo'y agapay. Buhay ba ang Ama? At sino naman ang magluluwal na bibig na ganito ang pangungusap? At sino naman ang magluluwal na ganyan ang sasabihin? Kung tao ka nga lamang, wala nga. Kaya dyan mo pagninilayan yung mga salita kung paano na ilalabas at naibababa, kung paano nasasabi at naparirinig. Kaya kapag tinanggap mo't pinagtiwalaan mo, doon na nga ang sinasabi ng Amang, nabuhay sa iyo ang salita ko, binuhay ko at sinidlan ko ng kapangyarihan upang ipatupad ko at maganap ang nararapat sa buhay mo. Sapagkat pinakipaglaban mo ako mismo, hindi sarili mo, hindi ang sayo, kundi ako. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, hilingin nyo sa Ama ang buong tapang at pakikipagtotohanan upang kayo sidlan at maisilid sa inyong katauhan. Sa isip nyo at damdamin, maghari siya na lamang. Sa gayon, ang bawat mahirap para sa inyo ay magaan para sa Kanya. Ang madali ay madaling suungin, ngunit ang mahirap, walang susuong diyan. Kaya't ang bawat pagsuong sa mahirap, hindi taong sumusuong, kundi ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, kaya't ang tao'y nakasusuong sa mahirap para sa Kanya, na ang Ama ang kaakibat. Kaya gumagaan, nakasasadyad, at nakakayanang ganap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang sabi nga bilang tao na may pag-iisip, hindi pwedeng di ka mag-isip, ano? Ngunit kung sa pag-iisip mo, naroon pa rin ang nananaig na kabutihan sa iyo, mararamdaman mo pa rin ang nagaharing Diyos Amang mapagmahal sa buhay mo. Ang may pandinig,
ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ay, naku, Panginoon. Ang bawat araw ay masaya. Katulad na lamang po sa balat ng tao, ano? Kumisan, nangati ka, hindi mo alam bakit. May kumati sa'yo, hindi mo nakita yung kumagat. O kung nakita mo man, at di mo nahabol, di mo napatay, nakaligtas siya. Ngunit, sigurado, nakaligtas man siya sa kamay mo, baka sa iba naman, mapatay na siya. Kapag di siya tumugot, sa inyo, magkakasama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ibig sabihin lang noon, ang Amang kasakasama na nakikita lahat ang nagaganap sa mga anak niya, ay di magpapabaya. Sapagkat kung paano mo pinagsusumikapang tuparin mo ang sa kanya, ikaw kaya naman na nagpapakasakit para sa kanya at alang-alang sa kanya, ay pababayaan ka. Yaon ang sa tuwi ng dinaratal at yaon ang sa tuwi ng pinapabatid, kaya't patuloy itong asahan, patuloy itong panaligan upang patuloy niyang magawa para sa lahat ng nagtitiwala. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung minsan may gusto kang gawin bilang tao, ngunit kapag hindi napatupad at hindi binigyan pagkakataon, eh hindi mo magagawa. Ano po? Katulad kahapon, habang nung pauwi po kami at nakarating na kami dito ng pagkataas namin sa misyon, sabi ko sa mahal na kapatid na isang alagad na si kapatid na Bilma, kapatid, pwede ka ba akong pumunta doon sa, punta tayo doon sa patay? Hindi ako nakapunta pa roon eh. Eh, gusto ko ka ako makapunta ng maaga sapagkat may gawain sa hapon, hindi ko alam kung anong oras ako matatapos. Eh, pero maghahandog naman ka ako yung mga choir. Pero gusto ko makapunta ka ako ng may walang tao para makapakipag-usap man lang ako sa mga anak. Sabi ko po, ano, alam niyo po ba ang pagkising ko ay hindi ko maayaw na tirin. Samantalang gumising ako ng alas 12, gumising ako ng, hindi ko nababaybayin kung anong oras ako nagkising-gising. Naglagak, naghandog. At pagkatapos eh, nang gumising na ako ng umaga at babangon na eh, yung litid ko ay parang mabigat. Ah, nakaganyan. Hindi ko na naman maayon at eh, natanda ko po yung pinahata ko noon. Adwa, pasubali ko sa iyo, anak, muscle na yan. Muscle pain sa litid mo, sa lamad. Kumbaga, naroon sa muscle. Andiyan po yung mga muscle natin, ano? Eh, ano pong gagawin ko? Iayon-ayon mo muna. Hanggang sa may mga tumawag, may kausap sa Viber, sa Skype, sa Facebook, tapos cellphone. Dumating na po ngayon yung aking alagad. Naku ka ako, itetext pa lang sana kita eh. Kaya lang ka ako, tiningnan ko yung oras. Eh, eksakto na nga na yung usapan natin. Opo, na-late nga po ako eh, kaapo eh. Hindi na ka ako kita tinext dahil alam ko darating ka na, sabi ko. Naku, eh hindi ka ako pwede eh. Kailangan daw, huwag ko munang ilakad dito eh. Pahinga ko muna eh, sabi ko. Sapagkat nagtitiwala ka ako eh, mamaya nito'y mawawala. Eh, de dumaloy po, ano, nangusap sa kanya. Naku, de, sa madaling salita eh, hindi ko na po alam kung anong sinabi. Ay, ikaw palang misyon ko, hindi pala ka ako yung patay eh, kasi hindi na rin maririnig yung sasabihin ko eh. Di po ba? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako'y Diyos ng mga buhay at di ng mga patay. Kaya ang pananampalataya dapat buhayin, hindi dapat patay. Sa makatwid, hindi man po ako nakarating doon. Subalit, may
binigay naman pamamara ng Ama para yung dapat ay obligasyon na sa isip at damdamin ko bilang tao, gusto kong makausap yung mga anak, pero hindi pala silang makakausap ko. Sapagkat kung kalooban ng Ama, dapat eh hindi nangyari yun sa paako. At noong pong matapos na ang mensahe, natumindig ako. Aba, sabi ko sa kanya, nakakalakad na ako ah. Sabi ko, tingnan mo, sinabi ka ako ng espiritu yan. Mamaya ka ako, makakalakad na ako. Kaya lang ang pasubali, huwag na ako pupunta sa patay. Bakit po? Eh sapagkat, totoo po yun. Kung kayo ay may lamig, kung kayo ay may ano, at kayo nagpunta sa patay, eh, yung rayoma nyo, sisikal. Pwede kayo malayo, malapit. Kasi bakit? Bakit? Totoo po pala yan. Na ngayon ay napapabatid sa akin at nalalaman ko. Kaya, salamat sa Diyos na mapakabuti. Salamat sa Espiritu na napakabuti. Hindi, ibig sabihin ay hindi ka gumustong tumungo ron, ngunit may dahilan. Kaya pala, ano ang ibig sabihin? Kapag may plano kayo at di kalooban ng Ama, napipihit yun na babago. Ngunit kapag ginusto niya, ayaw man ninyo, magagawa pa rin ninyo. Bakit po? Sapagkat siya ang nagpapatupad at hindi ikaw. Kaya kapag sinunod mo siya at napabuti ka, totoong totoo, dahil ginusto mo ang mabuti. Ngunit kung inaayawan at ayaw ng Ama, huwag mong isulong, huwag mong sundin, huwag mong gawin, baka sa gagawin mo, ikaw rin ang magdurusa. Buhay bang Ama! Kaya, anuman ang pinatupad sa inyo at ginawa ninyo, na hiniling nyo sa Ama kung anong nararapat gawin at tupdin nyo at pinatupad, pinaganap niya, manalig po kayo't magtiwala na dahil sa kalooban at kagustuhan niya, magaganap pa rin ang kayo ay bibigyang kaparaanan, bibigyang daan para kayong lahat ay makalaya sa anumang sakit at dusa na inyong pinagdaraanan. Sa sakit, sa hirap ng buhay, sa hirap ng pakikitungo, sa hirap ng pakikipag. Totoo, sa Diyos na totoo, siya pa rin ang pawang totoo na di magbabago noon, ngayon at kailanman. Ganang pagkatao, di mawiwika ito. Ganang katauhan, di mababaybay sa inyo. Kaya't kung ganang di nyo sinusunod ang ganang pagkatao nyo at ganang espiritu ng Amang susundin nyo, maliliwanagan yaong buhay nyo na nadidimlan. Nekkaramanayahana. Buhay bang Ama? At ang sabi ko na naman po bilang tao, anong oras ba ililibing? Tinanong ko na naman po, alas 9 daw. Ah, maaga na lang akong pupunta ron bukas ng umaga. Alam niyo po ba na hindi na naman niloob? Sapagkat nang magising po ako, talagang napakabait po ng Ama, napakabuti po niya. Alam niya yung dapat kang magpahinga, alam niya yung dapat kang ipagpahinga. Sapagkat sa sunod-sunod na misyon at napakalalayong biyahe, tama pong nakakatulog ka sa biyahe, subalit iba yung tulog ng patag ka, no? Naiidipidlip ka, pagka nabako, magigising ka. Pag nabako, magigising ka. So nawawala yung antok mo, pero pinipikit mo yung mata mo para ma-relax ang mga mata mo. At pagkatapos, apakasarap yung nakapikit ka, nangungusapang espirito. Sa madaling salita po, diretso na misyon, Martes, Miyerkules, diretso gawain. Buhay po ang Ama, napakasarap pong tulog ang binigay niya. Sabi ko, Ama, gisingin niyo po ako, nanalangin na po ako. Ganito. Nagpasalamat sa maghapon, ganito. Hindi po ako nagising ng alas 12. 10:35 po ako nahiga. Eh, hindi ko na po namalayan basta sinet ko yung nakikinig ang mensahe. Nagising po ako ng mag-aalas 2:35. Kasi meron po akong
Doon sa harapan ng altar ko na ganyang maliit na ano, meron akong alarm clock. Wall clock na maliit. Hindi siya wall clock. Basta, hindi naman siya alarm clock. Basta clock lang siya. Orasan siya, yan po. Na disaksak siya, kaya nakikita ko. Hindi na nalangin po, na gano'n. Sabi ko, Diyos ko, ganito. Ayun, nagpuri sandali. Tumiga na naman po ako. Tulog na naman. Sabi ko, Ama, napakabait mo. Gising po ng mag-aalas 6. Maga pa pala, sabi ko. Dasal. Tulog na naman po. Gising po ako, mag-aalas 7. Sabi ko, mag-ilamos pa ako. Magsusulat pa ako. Maggaganito pa ako. Nabutan na ako ng mga tao dun. Sabi ko, Ama, kung kalooban mo, hindi na nga po sapagkat may tumunog. Kinausap. Lumagpas na po talaga ako at nang lumabas ako, tungod doon, tingnan niyo po ang Diyos. Kahit hindi po nakarating bilang tao, inabutan naman po ako naririto na nagtatala ng mensahe. Alam niyo po, saksi si Arlene. Tumugot ang espiritu sa pangungusap at dinulog po siya. At habang minamasdan ang mga nakikipaglibing na walang nakakakita kahit na sino, may gumagawad sa katawang lupa na hinatid sa hantungan. Buhay ba ang Diyos? Ganun po kumilos ang Diyos. Hindi na kailangan pakitang tao pa. Pakitang tao, kunwari paiyak-iyak di mo naman mahal. Pakitang tao, kunwari, hinagpis, hindi naman totoo. Ang pagmamahal po ay dito sa puso. Kapag ito'y nadama ng sinuman at nakadama ang sinuman, mababahagi mo pala. Di mo man kaano-ano at di mo man nakikita. Kapag nadama mo siya sa puso mo, totoong ilalapit mo siya sa Ama. Kaya't napakatotoo at totoong totoo yung mga totoong tao na naglalapit sa Ama na ang kapwa nila'y nilalapit sa Kanya kaysa doon sa nilalayo pa at nagpapakalayo dahil sasabing totoo naman sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Ama? Dakila po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ang gusto siguro ng tao pag tumungo po rito, ora mismo, magaling na, no? Pag sinabing may sakit ka sa puso, ora mismo, magaling ka na. May ora mismo, 14 na taon na paglilingkod, may kaganapang ora mismo, mayroon namang hindi nakatanggap, walang natanggap, at mayroong nagsasakripisyo, muna. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Alam niyo po ba kung ano ang dahilan? Sapagkat doon nasusukat ang pagiging isang anak mo na Ama ang tinatawag mo at kinikilala kung paano mo siya tinatanggap bilang Diyos na hindi mo nakikita ngunit nasa puso mo at pinaniniwalaan mo siya. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman, yung mga nakikipagtotoo, nakinabang po ba o hindi? Taas nyo nga po ang kamay ng walang pakinabang. Taas nyo nga po, huwag kayong mahiya. Yung wala pang nakinabang, hindi pa nakikinabang, taas nyo ang kamay. Sa makatwid, nakinabang kayo. Taas nyo nga po ang kamay ng mga nakinabang. Purihin ang Ama, lahat kayo nakinabang, di uwi kayong may pakinabang. Sa makapit, yan ang dahilan kung bakit ang gawain ito'y patuloy na pinauusad ng Ama, sapagkat sa mga nakikinabang, hindi sa walang pakinabang. Buhay ba ang Ama? Bilang pagkatao, napakabilis naman ang pag-iisip para sambitin ang mga ito. Ngunit yan ang patutuo na bilang tao walang isip at walang karunungan sa pag-iisip ng mga sinasambit, ang Ama ang nagbibigay ng talino. Kaya't kung nakikilala ang Ama sa dakong ito, kayong lahat may pakinabang ng natanggap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos
nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Sapagkat di madadaya ang Ama at di maitatatwa ang laman ng puso ng bawat isa sa Kanya. Kaya't ang sino mang naaliwat na tuwa ang puso niya, siyang nadama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Totoo bang Ama? Star! Inaasahan mo bang magniningning din ng bituin sa buhay mo? Panaligan mo ang Diyos Ama mong makagagawa nito. Nagtitiwala ka bang walang imposible sa Kanya? Huwag mong papatayin yan sa diwa mo. Sapagkat kung bilang tao, sadyang walang-walang himala sa mundo. Ngunit bilang sa Diyos na totoo, himalay, taglay, taglay nito. To the max. To the max bang hirap ng loob mo? Na maaring gawin ng Ama ang to the max na galak din sa'yo. Kapag sa puso mo'y Ama, ang lumbay mo'y di mananahan. Ang hirap mo'y di mananatili. Kundi lahat ng ito'y naipaparam tulad ng luha mong naaampat at nahuhulasan. Nahuhulasan. Ano ba yung nahuhulasan? Nahuhulasan. Salita yan, nandiyan nyo ba't eh? Hanapin nyo sa libro. Kung makikita nyo, masusumpungan nyo ang tagapangusap nyo. Alam kong may magagawa. Inuna ang to the max na gala. At kung nagagalak kayo sa to the max, makikita nyo ang magliliwanag kayong gana. Sapagkat kailangan muna kayong magalak bago kayo makatanggap ng liwanag. Sapagkat di nakatatanggap ng liwanag ang nalulumbay at nalulungkot. Naghihirap ang loob. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winig ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winig ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winig ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa
Ama, alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya manalika na. Bawat araw ako sa inyo may nakalang mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin na lang kung may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagkat winika niya manalika na. Bawat araw ako sa inyo may nakalang mayroon maganda mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon maganda mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Ay, kay palad ng taong totoong totoo sa Ama'y nakipagtotoo. Sapagkat mapapatotohanan niyang totoong at buhay ang di niya nakikita sa isip, sa salita, at sa gawa. Doon niya mararamdaman kung paano siya pinaghaharian, kung paano siya nilulukuban at kung paano siya napagtitigan ng lahat ng mabuti at mainam na pahayag. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Ang tipana ng Ama ay di sa lahat ng dako. Ang pakikipagtipaniya ay di sa lahat ng dako. May pinipiling tipanan siya upang do'y makipagtipan at makipagliig siya. Pakatandaan lamang, dambana niyo'y katauhan, templong katawan ang lalagakan niyong Amang mapagmahal at di mamamatay kailanman. Kaya't kung papaano kayo'y tinawagan at siya'y nanawagan, pinakinggan nyo at sinunod nyong tuwiran, idambana nyo sa puso nyo, siya'y buhay na, tinanggap nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kung sa lahat ng dako'y nakipagtipan ang Ama, di sinsana'y hindi pinili ang mga dakong tinunguhan ni Moises, ni Abraham, ni David, at ni Jacob. Pag nilayan niyo taong sinasambit ko at bulay-bulayin yung mga niluwal ko. Nekaramenayahana. Ganang katauhat pagkataong kaalamat karunungan, di mababaybay sa inyong mga binigkas at tinuran. Kaya't kung nababatid niyo't nararamdaman yung sa inyo'y tinatawagan at tuwirang tinatawag, doon nyo malalasap ang tunay na sarap. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung tapat, buhay, at dakila ang Diyos, paano mo mararamdaman na tapat at buhay ang Diyos sa buhay mo?
Be, pasikip lang yan sa dibdib. Sige, yun ang malalim. Wala ba siyang damit? Palitan nyo. Palitan nyo. Isa pa. Isa pa. Kailangan mapalitan niya ang pinawis mo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Pagharian kayong mula ulong ng talampakan, liwanag ng Ama sa inyo'y huwag mamatay. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kumusta na po kayo? Mabuti po. May bukas pa na po. Masaya po ba kayo kapag naiyahayo natin ang mabuting kalooban ng Ama? Yan po ang dapat. Kaya kayong mga naririto, masyahan na kayo at magpasalamat. Kung hindi man kayo nabibendisyonan, parti-parti po. Ano? Sapagkat ang pag-aatas ay humayo, humayo, ihayo, kaya po tinutupad, kaya kung papaano naman natutupad at tinutupad, ang Ama naman ang nagbibigay galak sa mga tumutupad. Nararamdaman nyo ba yon? Nahihirapan ba kayo? Nararamdaman nyo ba'y pagod? Ay, tsadya nga po, sa Ama ang kalakasan, sa Kanya ang kagalakan, Siya rin ang kapayapaan. Kaya sa inyong lahat, huwag kaligtaan. Diyos ay mapagmahal. Tayo na po, sapagkat may mission po. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng tunay na pangunawa na mula sa Diyos ng kahiwagaan at Diyos na mapagpala sa lahat, kamtin ninyo ang Kanyang paghahari at pagpalain kayong ganap. Tayo na po.